Hello mga ka-army! Muling nagbabalik ang inyong kabady na makulit, chiklet-kulit, para sa Team Army Vlog! Mga ka-army, ngayong araw ay ating bibisitahin ang mga nagtitraining para sa special enlistment dito sa Special Forces School sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Tara, atin silang bisitahin. Ayan, so mga ka-army, kasama naman natin ngayon ang commandant ng Special Forces School. Sir, pwede mo bang ipakilala ang inyong sarili sa ating mga ka-army? I am Lieutenant Colonel Nagak. Gaya ng nasabi, ako ang commandant ng Special Forces School. Okay, ang special enlistment natin, yan yung mga aplikante or mga candidates na mayroong mga skills na kinakailangan ng ating organisasyon sa pag-accomplish ng kanyang mission. Pero let us all be reminded na at the base, sundalo pa rin. So, lahat ng kakayahan dapat, ng basic na kakayahan ng sundalo, dapat makuha rin nila. Kasi anytime, alam naman natin, na mandated kami, na kapag tinawag kami ng aming mission, we have to be able to accomplish that mission. Ang Special Forces Regiment, through the Special Forces School, we endeavor na maging pantay-pantay ang training ng lahat ng candidate soldiers. Kasi ito yung pinaka-basic training natin eh. So, ang kakayahan ng isa is dapat kaya ng lahat. Ang pagkakaiba siguro dito, masasabi ko na magiging mas mahirap at mas challenging rather than mas madali. Dahil unang-una, syempre, Special Forces kami. We are one of the elite unit ng Armed Forces of the Philippines. So, we maximize yung time available namin na ibinigay sa amin para i-mold itong ating mga candidate soldiers. Tapos, we always push them to the limit para madiskubre nila na hindi pala hanggang dito na lang ang kaya namin. Kaya pa pala namin. Siyempre, unang-una, alam natin na ang pagsusundalo ay hindi madali. Hindi lingit sa kaalaman ng lahat na ipupush sa limit ang ating kakayanan during the training. Tapos, alam din natin na nandoon na mahihiwalay tayo sa pamilya, nandoon na malalagay ta sa panganib ang ating mga buhay. Before we enter that, dapat i-accept na natin yon. And of course, i-prepare natin ang sarili natin physically, mentally, emotionally. Ayan, so mga ka-army, nandito tayo ngayon sa isa sa mga class ng mga nagte-training. So, ito yung klase nila. Tara. Sir, ano po yung pinag-aaralan nila ngayon? Ngayon, ma'am, yung subject namin, ma'am, position ng tower fighting module. Kaya na silang link up operation, drone chase operation. Then, kanina mo nag-practical kami ng movement formation and technique sa infantry. Yan. So, sir, kamusta naman so far yung training niyo po dito sa SPRA? Bali, magpapakilala po muna po ako. Ako po yung president ng buong class ng CSC 715-21. Balik dito po, nakaramdam kami na hinuhubog kami, na inaalis ang civilian mentality, na nasabi namin na as a warrior, Special Forces, magiging warrior kami pagbalik ng aming mga office. Noong una, nahirapan kami mag-adjust, pero sa pagiging professional ng mga AI instructor, nahuhubog kami, natututo kami kung ano yung ugaling sundalo na magiging sandatahan ng Pilipinas, na kami ang pag-asa ng bayan. Naniniwala ba kayo doon, mga classmate? Na sa bagong henerasyon, sa bagong modernasyon, kami ang pag-aasa ng bayan. Kailan kayo pumasok nga po dito? Bali, January 31 po kami nagsimula. Then, na-quarantine po muna po yung iba. Okay, so, kamusta naman na may nabuo na ba kayong mga banding ng mga kasama niyo dito? Or ano? Meron po, ma'am. Kung gusto niyo po ng sample, sample po natin sila. Sige nga. Classmate, kakataka ko. Go! Sometimes I lay under the moon, I think God I'm pretty, then I pray don't take me soon, cause all my life I've been waiting for, I've been praying for the truth of the saying that we don't wanna fight no more, maybe no more, and I should
flag will play. One day, one day, one day. Ayan mga ka-army, so ganito naman yung setup ng mess hall kung ikaw ay special enlistment tapos magte-training ka dito sa Special Forces School. So sir, napansin ko kasi na parang mas tahimik yung mess nila dito compare po sa ibang mess hall na napuntahan ko. Yung messing nila ma'am, mayroon sila dyan lesson. Meron silang social graces. So, ang projection kasi natin ng mga sundalo na to, future sergeant major eh. So, yung mga kaharap nila balang araw, mga dignitary. So, alam nila kung paano kumain ng first bayan, second bayan, dessert, and soup. So, lahat yan ma'am, tinuturo namin sa kanila. Lalo na yung mga table etiquette, paano humawak ng table napkin, hanky kung walang table napkin, paano uminom ng tubig. So, lahat yan lang tinuturo natin sa mga candidate soldier natin. Thank you, sir. Yes, ma'am. Ayan mga ka-army, so bibisitahin naman natin yung barracks nila dito. So, itong yung barracks mo kung ikaw ay magti-training dito sa Special Forces School. Tara mga ka-army. Ayan, so ganito yung barracks nila. Ayan. Ayan mga ka-army, so kasama naman natin ngayon ang G1 ng Special Forces Regiment Airborne. Mga ka-army, ba si Major Jonathan Salona ang acting G1 ng Special Forces Regiment Airborne. Ang special enlistment ay ito yung mga individual na may matataas na skills, unlike sa ibang mga regular na enlistment natin, na only high school graduate, so pwede natin sila ma-absorb. Natapon itong mga special enlistment natin, ito yung may kakaibang skills na malaking tulong para sa ating armed forces. Ang qualifications ng special enlistment, unlike sa regular enlistment, ito yung nagtataglay ng may kakaibang skills. No? Bukod sa age niya, na mas mataas ang requirement, from 18 to 35 years old. But then yung civil status naman, wini-waive ito. Sa special enlistment, waive na yung civil status dito, kahit may asawa, may anak. Importante sa amin yung skills na kukunin namin. Apat application, kailangan pasado na kayo ng APSAT. No? Isang requirement namin yan, na kailangan meron na kayong APSAT result. Then, pag nag-start na yung processing namin, first activity will be the physical fitness test, ano? PFT. May apat na events kami na kailangan yung ipasa. Yung push-up, so kailangan maghanda kayo physically. Sit-ups, at saka yung 3.2 kilometer run. At yung fourth event ay yung swimming namin. No? After that, magkakaroon sila ng trade test. Kung ano yung skills mo, dito namin malalaman kung talagang nagpapahiwatig ka o nagsabi ka ba ng totoo. Kasi gagawa kami ng trade test, i-test namin kung ano yung mga skills mo. Ano? Kung driver ka, so mag-drive ka dyan. Kung computer literate ka naman, so meron kaming mga programs or mga scenarios na kailangan mo ma-accomplish, ano? And some others trade test na ma-undergo niyo. Malaki ang opportunity mo dito, lalong-lalo na kung ikaw ay isang graduate. May mga courses dito na ino-offer din kami, ano? May pinapaaral namin, pwede kayong mag-pursue. Kung ikaw undergraduate, pwede ka mag-pursue ng pag-aaral mo. At the same time, kung ikaw naman i-graduate, pwede ka mag-undergo ng other courses or masteral degree. Ayan sir, maraming salamat po sir sa pagpapa-unlock ng interview na to at sa pagpapatuloy po sa amin dito sa Aspra po. Maraming salamat din at nabigyan nyo kami ng pagkakataon na maipakita ang kakayahan ng Special Forces. Thank you so much po. Sana sa mga gustong maging part ng special enlistment, sa mga gustong pumasok ng special enlistment, kailangan dito yung skills nyo po. So, lalo na din yung mga nagtapos ng mga IT, ng engineering. So, gaya ng lagi nating naririnig, talagang may career path kayo sa Philippine Army at hinihintay kayo ng Philippine Army. At bago ko makalimutan, shoutout nga pala sa lahat ng Special Forces Battalion dito sa buong Pilipinas.
mula dito sa Special Forces Regiment Airborne. Ako si Chiclet Diaz, ang inyong kabady para sa Team Army Vlog!